Good morning mga boss. May tanggap tayong e-bike ngayon. Ayaw daw mandar, sabi ng may-ari. No, bigla na lang siya nahintuan sa daan. Hindi ginawa na to ng technician. Dalawa daw yun, pero di nagawa. So, try natin no, kung anong problema. Gamit tayo ng tester kasi number one yung tester. No? Doon sila nagkukulang kasi hindi sila nagamit nito. Hindi nila nalalaman yung mga boltahe. Ngayon, naghahaka-haka sila. Pinatulan na pala to ng motor daw ang sira. So, itatry natin kung anong nangyari at motor ba talaga. Nahintuan lang to sa daan. So, on ko siya. Yan. Accelerate natin. Ayaw niya pa rin umandar, no? So, naka-throttle na yon. So, unang-unan yung gagawin, mag-voltage reading tayo. Bali, ganito yun. Sa pagbo-voltage reading, set natin yung tester natin ng 20 volts DC. Lagay natin siya dyan. Hanapin natin yung sa motor. Bali, ito. Testing muna natin sa motor. Ito yung positive-negative. Dapat ang makuha mo dyan, 5 volts, no? Or 4 volts, ganun. Mga 4 volts something. So, meron naman siya. 5 volts na pumasok, no? O 4 volts na pumasok. Goods pa yan. Okay, pag nag 3 yan, sira si controller. O kaya pag nag 2. Okay, so tingnan natin. Lipat naman natin to. Itong positive, ilipat natin to sa 3. Isa-isahin natin sa yellow muna. Tapos kapag nalipat mo na ng ganyan, iikutin mo yung gulong dahan-dahan. Halimbawa, ganito. Yan. Ikutin ko na lang ng pa ako. No, tapos dapat magbabago to. Nagiging 0, magiging 4, 3, 2. Basta mag-iiba. Dahan-dahan lang ha. Yan, iniikot ko na yan. So, ibig sabihin, ayos. Yan o. Ayos yung motor. So, ilipat naman natin sa iba. Sa green naman, sa gitna. So, ganito lang no. Mag-testing ng mga voltage sa e-bike. So, ikot ko ulit yung gulong ha. So, yun. Okay pa rin. Sa isa, dito naman tayo sa blue, sa last color. Sa hall sensor itong chinecheck natin, ha. O, di ba nag-iiba-iba pa rin? Pag iniikot yung gulong dahan-dahan. Sunod natin gagawin, check natin banda sa may throttle. Para malaman kung saan yung throttle, punta ka dito, buksan mo yung unahan. Yan, buksan mo yung unahan ng e-bike mo, baybayin mo to sa throttle. To. Okay, baybayin mo to. Tapos, yung ganitong kulay ay ito yung pinaka accelerator. Tapos yung kabila naman, ito naman yung speed niya, yung 1, 2, 3. Kasi may 1, 2, 3 yan eh. Ayan o. Tapos speed niya ito. Ito yung control ng 1, 2, 3. Ito naman yung accelerator niya. Okay, so ito yung accelerator. So, pwede ka dito mag-tester. Okay. So, ibig sabihin, itong pink, ayan yung positive. Ito yung negative. Tapos yung green, ayan naman yung data. Ibig sabihin, yan yung nagpapadala papunta dun sa controller kung gaano kalakas yung piga mo. Kung konti lang, ibig sabihin, konting voltage lang din yung ipapadala niya dun sa controller para mabagal lang din yung takbo mo. Okay, so tandaan lang natin, no? Pink saka green. Yung itong black, minsan kasi nawawala yan dun sa controller. Pagdating dun, hindi pa rin 3 yung makikita mo. Okay, minsan 2 na lang. Kasi ito common kasi ito eh, itong block. Nakakonect na yan sa block din dito. Okay, nakatap na yan dyan. Ang hahanapin mo lang, yung green, saka yung pink. Okay, yung pink, yan yung 5 volts. Tapos ito, naka-steady lang dapat yan na 0.80 volts. Ito. Okay, pag nag-test ka. Tapos pag in-accelerate mo na, doon lang siya mag-1. 2, saka pinaka-maximum niya ay 3 volts. Okay? So, dapat ito, may standby lang na 0.80. Tingnan natin, pink saka green. Okay, pink saka green. So, yun, dito natin siya nakita. No? Pink saka green. So, huwag mo intindi mo ni violet, hindi yan yung negative niya. Yung negative niya, nakatap na yan doon sa taas.
Ang importante ito. Yan. So tingnan nyo, yung negative nito, wala nang nakakonek. Kasi ano na yan, common na yan. Okay, naka-short na yan lahat. Intindihin mo lang itong pink saka green. Itong itim, kahit saan ka mag-tap, pwede yan. Pwede hindi mo naalisin sa itim dito, pwede rin dito sa itim. O, dito natin itatap sa itim. Kahit wala siya ditong kapares, okay lang yan. Nakatap na yan lahat sila sa itim. So, ito yung sasabi ko sa inyo. Kailangan, itong pink, kapag tinester ko itong pink, meron tong 5 volts o 4 volts. O, bakit 2? Diba? Sira na ba si controller? So, tingnan muna natin ulit si green. Dapat may 0.80 volts lang yan, ha? Hindi magwa 1 volt yan. So, 55 na lang. Okay, ganito gagawin natin. Ilagay natin ulit to dito sa pink. Okay, sa 5 volts. Diba 2 volts na lang? Sabi ko, pag ganyan, sira si controller. Okay, depende yan. Minsan sira si throttle. Ang gagawin natin, tatanggalin natin yung connection ng throttle doon. Ito. Tatanggalin natin to. Pag dinis, ano natin to, disable o disconnect natin to, tignan natin kung magbabago yung voltage dito. Okay, so dalihin natin dito. Dalihin natin dito. Huwag mong tatanggalin yan dyan. Okay, yan. Dyan mo lang yan. Huwag mong tatanggalin. Tapos, titingnan natin kung magbabago. Diba, ito yung sa throttle. Okay. Ngayon, i-disable natin to. Bakit? Kasi baka yung piyesa kasi nitong throttle, sira sa loob. Kaya nangyayari, pinapababa niya yung voltage dito. So, try lang muna natin tanggalin to. Tignan natin, ha. Ayan, o. Ayan, nag-iiba-iba, o. Ayan. Pero pag dinisconnect natin siya, yan na. Nag 4.99 o may 5 volts na siya. So, ibig sabihin, may sira yung throttle. May piyasa kasi yan sa loob. Try muna natin siyang palitan. Okay, kasi pag kinakabit natin yan, pag kinabit ko naman ngayon, pwedeng mag-drop. Ang hinanap kasi natin dyan ay 5 volts. So, ulitin ko, ikabit ko. Yan, ka lang. Nag-ano kasi yung wire dito, eh. O, pag nakakonek siya, naglulus lang kaya hinawakan ko. So, ibig sabihin, may sira yung throttle. Nagno-normal siya kapag nakahang. Okay? So, try natin, palitan muna tong throttle. Bali, napalitan na natin, no? Ito na yun. Kaso, wala ko yung ano, eh. Yung 1, 2, 3 lang, may drive reverse na. Pero okay lang naman yun. Ang kukunin kong connector lang dito. Itong ano, itong 1, 2, 3 lang. So, dito muna tayo sa accelerator. Ang ibig sabihin, ang importante kasi, yung accelerator muna. Yung 1, 2, 3, pwedeng huli na lang yan. So, ito yung kakabit ko na nga dito. So, tatryin natin ha, sa tester kung ano. Sa ngayon, ito yung reading. Kasi hindi ko pa kinakabit. So, tatry natin, ikakabit ko na. So, dapat pala tapat-tapat yan, ha. Yung green, dapat sa green din. Yung, ano, pula, sa pula din. O pink, yung itim sa itim din. Okay, yan, o. Kasi pag hindi, babaguhin niya yung pins. So, try natin. So, yun, okay pa din. So, pwede natin siyang i-testing kung aandar. Try muna natin siyang i-accelerate. Dito. So, yun, umandar na. So, ibig sabihin yung throttle yung sira. Lang guys, no? Sana may natutunan kayo sa bagong video na upload ko. Please like, share, and subscribe to my channel, no? So, pindutin nyo na yan yung subscribe dyan. Maraming salamat!